kamukha, kabugin mo na! So, andito na naman tayo sa aming kitchen at ngayon nga ay napaka-special ng ating lulutuin dahil isang dessert ang ating lulutuin ngayon. Ito ay madalas naming niluluto pag piyestang puto dito sa aming barangay. Ayan. So, ito ay madalas niluluto ng aking lolo at lola. At kahit saan ka magpunta, Mapatimog, Kaluran, Silangan, ayan. Dahil ang ating lulutuin ngayon ay kalamay silangan. Ayan, ito ay gawa sa malagkit na may gata at fresh na niyog. So, tama na ang ating kuda. Simulan natin magluto ng kalamay silangan. Ube flavor, buko pandan flavor, all-purpose cream, condensed milk, brown sugar, fresh gata, pangalawang gata, glutinous rice, fresh grated buko. Ito na ang ating gagamitin para sa ating kalamay silangan. Mga kabugis, let's start cooking! So kung makikita niya, meron ako ditong pan. So ang una nating gagawin ay ang ating latik. So maglagay tayo ng konting pangalawang gata. At ang ating unang gata. Tapos na tayo magluto ng ating latte. So, ang next naman natin ay imimix natin ang ating glutinous rice sa ating water. Bago natin ilagay ang glutinous rice, lusawin muna natin ang ating ube food color. So, etong ano na to is meron na siyang color na ube. So, tingnan natin kung tama lang yung kulay niya. So, ibabalance lang natin yung kulay niya. Lagyan pa natin ng konti. Hahaluin lang natin to mga kabugis. Nahalo na natin ang ating glutinous rice. Lagyan naman natin, lagyan natin ng 1 teaspoon ng ating buko pandan. Mayroon tayong buko pandan flavor. Lalagyan natin to ng 1 teaspoon ng buko pandan flavor. Ilagay natin ang ating all-purpose cream. Pwede rin natin hindi lagyan ng ating all-purpose cream. Kaso ako nilalagyan ko yung aking kalamay silangan ng all-purpose cream para maging creamy siya at mas malinamnam. Ilagay natin ang ating condensed milk. So, ang una nating ilalagay sa pagluto ng ating kalamay silangan ang ating pangalawang gata. Actually, sabay-sabay lang natin itong ilalagay. Ilagay natin ang ating unang gata. Kung makikita nyo mga kabugis, ito na yung niluto nating latik na ipang-toppings natin. So, kukunin ko yung oil ng ating latik at isasama natin dito para hindi siya maging hindi siya didikit. Pag kumukulo na ang ating gata, pwede na natin ilagay ang ating brown sugar. Kailangan lang natin makaramelize itong ating brown sugar. So, kung makikita nyo, nagkakaramelize na ang ating sugar. Pwede na natin ilagay ang ating fresh na niyog. Ito po is murang niyog na kinayot. Ayan. Hindi po ito yung niyog talaga na pinanggagata natin. Ito po ay murang niyog. Ayan, kung nagbubukayo kayo, siguro ayan, makakarelate kayo dito. Yung mga nagluluto ng bukayo, parang ganito rin yung way sinasama yung asukal sa ating buko. Ito po is bukong kinayod.
Okay na, pwede na natin ilagay ang ating mixture ng ating malagkit glutinous rice. Ayan, hihahalo lang natin to. Hinaan lang natin, make sure na mahina ang ating apoy at haluin muna natin to ng maigi para ma-mix lahat ang ating ingredients. Nakakangalay nga lang mga kabugis maghalo, ayan. Kasi dapat mahina yung ating apoy, so hindi slow cooking ang mangyayari dito sa ating kalamay silangan. Huwag natin titigilan ang ating kalamay silangan. Ituloy lang natin ang paghalo para hindi dumikit at hindi ito masunog. Kung napapansin nyo mga kabugis, nag-start na siyang matuyo at magbuo. So, continuous lang ang ating paghalo hanggang sa ito'y kumunat na. Continuous lang natin ang ating paghalo. Ayan, malapit na siyang maluto. Makunat na siya. Ito ay napakasarap. Ayan, napakalambot. Grabe. Sobrang linamnam. Talagang lasang-lasa yung buko panda natin. At yung ating tamis. Tamang-tama lang yung tamis natin. So mga kabugis, sticky mantay! Mga kabugis! Ayan, sabay-sabay natin tikman ang ating kalamay silangan. Luto na nga ang ating kalamay silangan. Napaka-init. Ayan, nag-polo shirt pa talaga ako. So ito na ang ating kalamay silangan. Sobrang sarap dahil tinikman ko na siya. Napakaganda at talagang pang-fiesta. Pang-fiestang puto talaga. Ito yung nahanda namin pag-fiestang puto dito sa aming probinsya. Kaso, ang ginamit ko yung glutinous rice, pero ang ginagamit namin dito is yung malagkit talaga, malagkit na kanin talaga. So ito, ginamit ko glutinous rice para makagawa yung mga OFW natin, ayan, na nasa ibang bansa. Ayan. So ito na ang ating kalamay silangan. Ayan. So, mag-thumbnail muna tayo, picture tayo. Ayan. So, ayan. Tama na ang maraming kwento. Tikman na natin. So, wala akong serving spoon. Kuha muna ako ng serving spoon kasi sayang. Baka mapanis, hindi ko siya mauubos. So, tanghaling tapat dito. Titikman ko siya ngayon. Mamaya, magko-coffee ako. Ayan, kung makikita nyo, malambot. Hindi siya matigas. So, nakadagdag yung cream na nilagay natin. So, tikman ko na siya. Lagyan ko siya ng latik. Favorite latik ko, ayan. So, tikman natin. Dapat ganito siya kalambot. Nagpadagdag lambot talaga ang ating cream. Grabe, ang sarap. Nangunguya ko yung niyog. Kasi lagyan natin fresh na niyog. Ito po is murang niyog. Ayan. Tama lang yung kanyang at lumalasa talaga yung buko pandan. Tapos yung gata. Lasang-lasa yung ating gata. Perfect yung pagkakaluto ng ating latik. Ngayon, dahil nasa abroad tayo, pwede natin itong lutuin. Kasi may nabibili naman na fresh na niyo. So, madali siyang lutuin.
bagay na bagay ito sa coffee. Dahil di ba ako uminom ng tubig, sobrang init. Ayan. Ngayon lang ito nakainom ng tubig. Kasi habang nagluluto ako, hindi ako nakainom. Kasi habang hinahalo mo ito, dapat, yun nga, hindi mo siya iiwan. So, kukuha pa ako. Mapaparami yung aking kakainin nito. Kasi talaga yung condensed milk, di ba nilagyan natin ito ng condensed? Tapos yung ating cream, nakapag-alilinam lang talaga siya. Malambot siya, mga kabugis. Ayan. Actually, para na siyang ano, para siya naglalasang ube. Ube na halaya. Halo. Makunat nga lang siya. Makunat kasi glutinous rice yung ginamit natin. Rice siya. Hindi siya talagang ube. Ayan. Pwede rin natin ilagyan ng cream pero mas maganda may cream kasi malinam lang siya. Ayan, nanguya ko yung malaking tipak na niyog. Talagang malalasahan siya. Talagang yung buko pandan ang nagdadala din dito sa ating ano na to. Actually, hindi ko alam kung bakit siya tinawag na kalaming silangan. Yun ay nakagis ng kumputo dito pag piyestang puto sa amin. Ay, sinashoutout mo nga pala, kaya ako gumawa nito. Ang nag-suggest sa akin ito si, aside sa nanay ko, sinabi ito ng nanay ko, ang nag-suggest sa akin ito ay si Faye, ayan. Faye Navarro, ayan. Ang kanyang hobby ay si Mark, ayan. Kabaryo ko siya dito. Nasa Dubai siya ngayon. Ayan, binabati ko kayo, Faye. Ayan, at sa iyong hobby. Ayan. So, try nyo to dyan, ang aking kalamay silangan version. Hindi talaga siya kasing authentic ng kalamay silangan namin dito na niluluto pag fiesta. Dahil ang aking ginawa is itong version ko. Ang version kasi ng kalamay silangan talaga, walang condense, walang all-purpose cream, as in sugar lang at gata lang talaga. Pag nanguya ko yung niyog. So, lagay pa ako. Kung nakatikim kayo ng ube, ganito ang lasa. Parang ube na malagkit. Napapadami na yung kain ko. Kasi malinam lang talaga siya. Nangunguya ko yung fresh niyog. Ayan. Grabe. Sobrang busog ako. Mabigat siya sa tiyan actually. Ayan. So, nakakabugis. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Sana may natutunan kayo at magawa niyo rin ito sa inyong mga bahay. Ayan. Lalo na ang mga OFW natin, ang bayaning mga Pilipino natin na nasa ibang bansa. Ayan. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa akin. Ayan. Don't forget to click the notification bell button. Nasa gilid lang po yan. At huwag natin kalimutan mag-subscribe. Ayan. At isama na rin natin ang ating pag-like. Ayan. So, hanggang sa muli po mga kabugis. See you next time. Bye-bye!